Sumapit na naman ang araw na kinatatakutan ko. Ito na ang pangalawang taon na kung tawagin ay kalayaan na ipinamana ng bansang Amerika. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong ikatuwa. Pero sa tuwing maiisip ko ang mga posibleng mangyari, ay hindi ko maiwasang kilabutan. Tama ba ito? Hindi ba kasalanan ang kumitin ng buhay ng isang tao? Natigilan ako nang biglang dumaan si Karen, ang babaeng sumira sa aming pamilya. Anak, ingat at kutsilyo ang hawak mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Oo naman, Nay. Bakit naman po ako hindi magiging okay? May kakaiba sa mga ngiti ko nung araw na yon. Ngiting may hindi magandang binabalak. Tumayo ako sa kainakag si inay sa loob bago pa niya matanaw ang hinayupak na kabit ng tatay ko sa labas. Pasalamat siya na sa ibang lugar sila ng magaling kong ama kaya nakaligtas sila sa unang taon ng kalayaan. Pero ngayon, sisiguraduhin kong hindi ko nahahayaan pang mabuhay ang babaeng yun. Bukas ay sasapit na ang ikalawang taon ng kalayaan. Ang iba nating mga kababayan ay abala na sa paghahanda. Susme! Ako ang kinikilabutan para sa mga yan. Hindi na natakot sa nasa itaas. Ayos nga yun ay eh. Tamang-tama at kukuhanin ko mamaya yung baril kay Mang Tony. Babalikan ko yung may mga atraso sa akin. Umanda sila. Agad binatukan ni inay ang nakababata kong kapatid na si Kevin. Third year high school pa lang siya, pero mulat na ang kapatid ko sa magulong mundong aming ginagalawan. Tumigil ka sa katarantaduhan mo, Kevin! Sinasabi ko sa'yo, sa impyernong bagsak mo kapag tinuloy mo yung balak mo! Okay lang, Nay. At least magkasama na kami ni Tatay. Nakangising tugon ni Kevin. Nasapo na lang ni inay ang kanyang ulo. Gustuhin man niyang pigilan si Kevin, alam niyang malabo itong mangyari. Nay, relax ka lang. Baka tumaas na naman ang presyon niyo niyan. Sige kayo. Kinagabihan, nagpaalam ako para bumili ng mga kakailanganing gamit at pagkain bukas. Sarado kasi lahat ng mga tindahan, ospital at mga istasyon ng pulis. Wala ding kuryente sa buong Pilipinas sa loob ng 10 oras. Mabuti na lang at nandun si Tio at dalawa kong pinsang lalaki para siguraduhin ligtas kami. Kaya naman hindi ako masyadong nag-aalala. Ate, anong plano mo bukas? Papatay ka ba? Diretsong tanong ni Kevin. Sayang naman ang pagkakataon. Mabuti na rin yon ang mabawasan ng mga salot sa lipunan. Isang ngiti lang ang tinugon sa akin ng aking kapatid. 3 taon lang ang agwat ng aming edad. Kaya naman lumaki kaming malapit sa isa't isa. Nagtungo ako sa palengke para bumili ng bolo. Sabihin nyo nang makaluma ako. Pero mas gusto kong mahirapan muna si Karen. Kagaya ng pagpapahirap niya sa damdamin namin ni inay nung inagaw niya sa amin ang aming padre de pamilya. Lintik lang ang walang gante. Umanda ka ngayong babae ka. Planado ko na ang lahat. Pagpatak ng 8:00 bukas ng gabi, mapapasamin ng hustisya. Oh, ayos na lahat para bukas. Tiyak na wala na makakapasok. Kami na magbabantay dito. Samahan mo na lang nanay mo sa loob. Pasensya na, Tio. Pero may gagawin po akong importante bukas. Ganun ba? Mag-iingat ka, Bella. Hating gabi na. Pero maingay pa rin mula sa mga pokpok at pagbabarena ng mga kapitbahay. Hindi ko mapigilang maisip. Ilan kaya ang mga bilang ng buhay na malalagas bukas? Ah, basta. Isa lang naman ang misyon ko. Ang masiguradong makuha namin ang hustisya. Tahimik ang lahat sa paligid.
Hindi ko napansin na umaga na pala dahil walang liwanag ang pumapasok sa mga bintana. Mahigpit ang pagkakatarangka ni Tio sa plywood na nagsisilbing pangharang sa mga ito. Wala rin namang silbihan kapag baril na ang sandata. Napailing ako sa katumayo upang lumabas ng silid. Nadatnan ko sila Inay at Tio na nagkakape sa may kusina. Oh, Bella! Gising ka na pala! Halika at ipagtitimpla kita ng kape! Siya nga pala, gisingin mo na ang kapatid mo. Paborito pa naman niya tong tinapay at peanut butter. Kausapin mo naman si Kevin. Alam kong makikinig sa iyo yun. Pigilan mong kapatid mong gumawa ng masama. Huwag mo nang isipin ang mga anak mo, ate. Malalaki na sila. Isa pa, andito naman kami. Hindi ko hahayaan mo yung mangyari sa inyo masama. Napangiti na lamang ako bilang pasasalamat sa pagsalo sa akin ng aking tsuhin. Mabilis lang lumipas ang mga oras. Hindi na namin namalayan ang paglubog ng araw. 2 oras na lang at oras na lang kalayaan. Mabuti na lang at nakumbinsi ko si Kevin na hayaan muna naming makatulog si Inay bago kami umalis. Ito ang hudyat na pagsisimula ng taunang kalayaan. Nais namang ipaalala na lahat ng establishmento, kabilang ang mga ospital at pulisya, ay sarado sa loob ng 10 oras. Ngayon ang pagkakataon para ilabas niyo ang lahat ng kinikimkim niyo dahil bukas, pagsapit ng 6 ng umaga, lahat ng mahuhuling may armas at gumagawa ng krimen ay mapaparusahan sang-ayon sa batas. Mag-iingat ang lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Pagkatapos magsalita ng babae sa TV, ay nawalan na ng kuryente sa buong Pilipinas. Mas magiging mahirap gumalaw sa labas dahil madilim. Bit-bit ng itim na bag ay nagpaalam na kami kay Tio. Tio, kayo na pong bahala kay Inay. Walang problema. Basta ipangako nyo, babalik kayong ligtas. Tumango na lang ako saka kami nagmamadaling lumabas ng bahay. Nauna na si Kevin dahil hahabulin pa niya yung may atraso sa kanya. Maingat naman ako naglakad sa labas. Nakamasid at alerto sa anumang nagbabadyang pangayib. Madali kong natunton ang bahay nila Itay. Kung hindi ba naman makapal ang mukha nila, hindi talaga sila lumayo para patuloy na ipamukha sa amin na masaya sila ng kabit niya. Nagsimula na. Huminga ako ng malalim saka ko sinugatan ng mga braso ko. Tay! Tulungan niyo ako! Tay! Alam kong hindi ako matitiis ni Itay. Papapasukin niya ako sa pag-aakalang nasa panganib ang kanyang unika iha. Hindi nga ako nagkamali. Oh anak, ano nangyari sa'yo? Tay, may humahabol sa akin mga lalaki may itak. Hindi kasi ako nakauwi agad. Pumili ako ng gamot ni Inay. Nabutan na po ako ng oras ng kalayaan. Halika sa loob! Inakag ako ni Itay na may dala ring itak bilang proteksyon. Iba ang ngiti sa aking mga labi nang makapasok ako sa bahay nila. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Para akong nasusunog at nangangati, maisip ko pa lang na nasa loob ako ng bahay ng babaeng yun. Ano ba kasing ginagawa ng babaeng yan sa labas? Alam nang delikado pag-alagala pa. Walang pakundangang sambit ni Karen. Ano ka ba? Kumuha ka nalang ng bulak doon at palanggana. Pasensya ka na anak. Namukha mo ba ang gumawa sa inyan? May pag-aalalang tanong ni Itay.
Umiling lang ako saka umiyak. Hindi ako pwedeng pumalpak. Kagabi ko pa inansayo ang mga gagawin ko. Pinagsamantalahan nila ako, Tay. Wala akong kalaban-laban. Nakita ko mula sa liwanag ng gasera ang galit sa mukha ni Itay. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinong gumawa sa'yo ng kahiupan? Sabihin mo, Bella! Sila Boyong po. Agad tumayo si Itay at nagbihis. Narinig ko pang nagtatalo sila ni Karen, pero kilala ko si Itay. Hindi niya hahayaang hindi niya ako maipaghiganti. Delio, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Sigaw ni Karen. Pag-alis ni Itay ay wala na akong inaksayang panahon. Inilabas ko ang bolo mula sa bag at maingat na nagtungo sa likuran ni Karen. Nakakainis! Nakita mo na? Istorbo ka kasi! Kapag may nangyaring masama kay Delio, hindi kit... Natigilan siya nang makita ang malawak na ngiti sa aking labi. Nakita kong hindi mapakali ang kanyang mga mata, tila naghahanap ng paraan kung paano mapoprotektahan ang kanyang sarili. Bago pa siya makapag-isip, ay tinaga ko siya sa balika. Chan, likod, hanggang maligo na siya sa sarili ng dugo. Nakangiti akong umalis sa bahay na yon at binagtas ang daan pa uwi. Gamit ang flashlight, nasilawan ko ang grupo ng mga kalalakihan na may kinakaladkad na babae papunta sa damuhan. Sinundan ko sila at sinapit nila ang nangyari kay Karen. Maraming salamat. Sige na, umuwi ka na. Pinulot ko yung baril ng isang lalaki at inilagay sa bulsa ko. Hindi ako marunong gumamit nito, pero mahilig akong manood ng action movies. Kaya kahit paano, alam ko kung paano ito gumana. Nasubukan ko ito nang makita ko ang mga kilalang addicts sa lugar namin. Papunta sila sa bahay ni Aling Remy, matandang dalaga na may kaya sa buhay. Mukhang plano pa nila itong pagnakawan. Sigurado kung hindi rin nila ito bubuhayin. Kawawang matanda. Ang mga katulad nyo ang kailangang mawala. Mga latak at salad sa lipunan. Hindi ko alam pero pakiramdam ko para akong bida sa mga napapanood kong pelikula. Tagapagligtas ng mga naaapi. Sa patuloy kong pagtahak sa karasada, nagkalat ang mga bangkay. May isang ulong gumulong palapit sa akin. Pupulutin ko sana, pero nagitla ako sa aking nakita. Si Kevin, daig ko pang sinaksak ng 1,000,000 beses. Hindi ko matanggap na ang kapatid kong kausap at kasama ko lang kanina ay ganito kalagim ang sinapit. May mga taong paparating. Nakita ko si inay. Nasapo ang kanyang bibig at namumugto ang mga mata. Kitang-kita ko yon dahil sa ilaw mula sa isang sasakyang nakaparada sa may gilid. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Ang pugot na ulo ng anak niya at ang kanyang panganay na puro bakas ng dugo ang mga kamay at may hawak na itak at sukbit na baril. Biglang nahimatay si inay sa gitna ng karsada. Hindi ko na namalayang may sumaksak mula sa aking likuran. Si Itay. Itay, bakit? Yun lang ang tanging nasabi ko bago ko tuluyang nawala ng malay. Ate, gising na! Mahuli pa tayo niyan sa eskwela! Ramdam ko pa ang sakit ng ulo ko. Iminulat ko ang aking mga mata. Tama ba itong nakikita ko? Buhay si Kevin? Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Hindi niya alam kung gaano ko kasayang makita siyang muli.
Uy ate, tama na nga yan. Thriller naman yung pinanood mo kagabi pero bakit ang drama mo ngayon? Ang weird mo talaga. Naasiwang wika ni Kevin saka ito lumabas ng kwarto. Oo nga pala, naalala ko na. Tumayo ako at lumapit sa may DVD. Kinuha ko yung bala ng pelikulang Purge na pinanood namin kagabi. Napapikit ako sa kahuminga ng malalim. Nagtungo ako sa basurahan dala yung bala. Sinira ko saka itinapon. Mabuti na lang at panaginip lang ang lahat. Itay? Ang tanging kong nasabi nang makita si Itay sa may labas ng gate. Nakangiti at bitbit ang kanyang mga gamit. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento ngayong gabi. Huwag pong kalimutan mag-like and subscribe. Click niyo po yung bell button para updated po kayo sa bagong kwento. Good night and God bless po.